Hello, mga... Hello, guys! Hello, mga mamshi! Hello, mga papshi! Welcome back to my channel! Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na to. Then, click the bell for notification para updated naman kayo sa aking mga video. Ayan. Ang gusto kong talakayin ngayon ay base sa experience ko sa mga kapalpakan ko. Bago ba tayo o ano ba yung mga dapat nating tandaan o mga dapat nating gawin bago tayo umalis ng bahay para mamili? Diba? Yan. Dami kong kapalpakan sa ganyan. Diba? Yan yung mga dapat nating, ano ba yung mga dapat nating tandaan? Diba? Ito lang, guys. Ganito lang yun. Pero bago ang lahat, shout out muna sa mga Team Kasari, sa mga masisipag dyan mag-grocery pa rin kahit lockdown, sa mga live stream support, tapos sa mga nanonood sa video ko kahit hindi nagko-comment, shout out sa inyo. Ayan. Unang-una natin dapat tandaan o dapat gawin bago tayo mamili o bago tayo umalis ng bahay, dapat meron tayong dalang listahan. Ayan. Base sa experience ko kasi, nakapunta ako sa bayan, nakapunta ako sa grocery, na wala akong dalang listahan. Ayan, nalakas ako na yung boses ko kasi nga, may nagpapatugtog, tapos may mga bata pa. kailangan natin makipagpalig sa lakas ng boses. Ba, nakapunta ako sa grocery na wala akong dalang listahan. Kaya ang seste, ang nangyari, dampot ako ng dampot, kuha lang ako ng kuha ng mga bibilihin ko. Tapos pagdating dito sa bahay, saka ko lang makikita na doble-doble, meron pa pala akong stock na produkto. Oh, no. Tapos meron akong wala na hindi ko nabili. Diba? Isamantalang nakakapagod mamili. Tapos kapag namili ka pa, kapag marami ka pang napamili, syempre magpapabuhat ka, 'di ba? Magpapabuhat. Hindi ako bubuhatin na. Yung mga pinamili ko, hindi magbabayad ako dun sa magbubuhat. Tapos magpapa-special pa ako. Tapos pagdating mo ng bahay, makikita mo wala ka na palang stock na ganito, wala kang nabili. Kasi nga wala tayong dalang listahan. Kaya 'yun. Kaya dapat bago tayo mamili, ngayon pa lang, tapos bukas mamimili tayo, gagawa na tayo ng listahan. Tapos, kung ganito pa, diba minsan, hindi naman perfect talaga yung pamimili natin. Minsan kulang yung pera natin, minsan naman sobra, yun. Kaya ito yung ginagawa ko. Yung mga una kong nililista, yung mga priority. Tapos sa bandang baba, yung mga pwede kong tanggalin kung sakaling kulang yung pera ko. Tapos sa likod naman, naglilista ako ng iba pang produkto na kung sakaling sobra yung pera ko, alam ko yung mga dadamputin ko, alam ko yung kukunin ko pa, di ba? Hindi yung tipong sobra yung pera mo, sayang naman kung iuwi mo pa, di ba? Kaya nandun ka rin naman sa grocery, ipamili na natin para dagdag pa yun sa benta natin. Yun, listahan. Ano pa ba? Kailangan busog rin tayo. Kasi na-experience ko rin na pagbaba ko lang ng tricycle, ayun, nagugutom na ako. Nagugutom na ako, kaya bibili ako. Nasisira ko na yung... Wala. Empty. Wala. Bawal. Kaya, ang seste nga, ganito. Pagbaba ko pa lang ng tricycle, lalo pa, ang dami mong makikita mga bilihing pagkain, tapos gutom ka, mapapabili ka talaga, di ba? Kasi bawal ka, syempre, hindi, pangit din naman na magutuman tayo, sasakit yung ulo natin, kasi ako ganyan, hindi ako pwede magutom, kasi sumasakit ang ulo ko. yun pa. Kaya, kailangan busog tayo, di ba? Kung sakali naman na gutumin tayo, kasi minsan, kahit kumain na tayo sa bahay, pagdating natin sa bayan, nagugutom ulit tayo, magdala na lang tayo ng kahit biskuit o tinapay para kahit paano nakatipid tayo.
Tapos ano pa ba? Hindi ko na. Kahit ano na, hindi na to po sa pagkakasunod-sunod. Mga talagang dapat nating tandaan bago tayo mamili. Meron na tayong dalawa, di ba? Listahan. Tapos kailangan busog tayo. Kailangan magdala rin tayo ng tubig. Di ba? Kailangan meron tayong tubig. Kasi kahit hindi tayo kain ng kain sa bayan, nakakaramdam tayo ng pagkauhaw. Kaya kailangan meron tayong dalang tubig para hindi na tayo bibili ng tubig. Diba? Tapos ano pa ba? Kailangan syempre i-check natin yung pera natin. Kasi baka mamaya may nakaready kayong pamasahe sa bulsa pagdating sa bayan. Tsaka nyo lang malalaman na naiwan pala yung wallet nyo. Diba? Doon. Diba? Minsan may ganun na nasa bayan, nasa kalang makikita, wala yung wallet. Wala na ba yung nasabi ko? Listahan, kailangan busog, magdala ng tubig, at saka yung wallet. I-check talaga yung wallet kung nandyan sa bag. Ah, yun pa. Panglima, kailangan meron tayong dalang bag. Diba? Bag. Kasi na-experience ko rin na wala akong dalang bag. Ang nangyari, yung wallet ko at saka yung cellphone ko, hawak ko lang. Siyempre, hindi maiwasan, diba? Meron tayong mga dadampati na pipiliin, mga paninda. Nabibitawan ko yung cellphone. Kaya, pag napapansin kong wala akong hawak na cellphone, nagpapanik ako agad. Buti na lang nakukuha ng asawa ko, kaya ng anak ko. Kaya yun. Talagang dapat magdala tayo nun ng bag. Para kung sakaling may gagawin man tayo, i-shoot na agad natin yung bag, cellphone sa bag natin. Kasi diba, isa rin yan, naging kapalpakan ko, wala akong dalang bag. Kaya, grabe talaga, minsan, pag kinakabahan ako at akala ko na wala na yung cellphone ko, bilis ang tibok ng puso ko. Tapos ano pa ba? Syempre, kailangan, o diba, lima na yun ang banggit natin. Listahan, busog, tubig, check yung pera, then bag. Tapos ano pa ba? Kailangan comfortable yung suot natin. Yun naman, lagi ko naman nagagawa yun. Comfortable naman ako sa mga sinusuot ko. Kung comfortable tayo sa short o sa pantalon, diba? Yun na lang isuot natin para hindi tayo maasiwa sa pagkilos. Yun, pananamit. Tapos, kailangan, o diba, kapag na-check nyo na yun lahat bago kayo umalis, okay na yun. Tapos, pag nasa bayan na kayo, kailangan na lang natin maging alerto. Maging alerto tayo sa mga kasalubong natin, sa mga makakasabay natin sa paglalakad, para kahit paano, ayan, kailangan natin maging alerto sa mga sa paligid natin para kahit papano hindi tayo tatanga-tanga sa daan. Tapos kapag nasa grocery na kayo, laging alerto yung di ba, ano, kapag yung laman ng bag mo ay personal lang naman na gamit, pwede mong ipasok sa loob. Pero kung may mga product na iba, talagang iiwan mo siya sa baggage. Pero kung mga personal lang naman, katulad ng wallet, ng cellphone, ng listahan, okay lang yung pasok mo sa loob ng grocery. Kaya dapat maging alerto rin tayo sa bag natin kasi minsan maraming tao sa loob ng grocery. Tapos, yung una nating mga dapat damputin ay yung mga priority natin, yung mga nasa listahan. Kasi, experience ko rin yun kahit may listahan ako, yun, dahil nagustuhan ko yung product, gusto ko siyang itinda, yun, dampot ako ng dampot, ang nangyari, pagdating sa counter, nasushort yung pera ko. Kaya yun, kung ano lang yung nakalista, yun lang yung kukunin. Pag sa tingin nyo sobra pa yung pera nyo, dahil may nakaprepare din naman kayo na lista, yun, saka nyo lang kukunin yung produkto na yun. Pero kung alam nyo naman na short na yung pera nyo, habang malayo pa yung habang marami pang produkto na nasa counter, tanggalin nyo na isa-isa. Na-experience ko yun na kulang na yung pera ko, pero ang dami kong pinamili. Yun lang guys, maraming salamat sa mga nanood. Thank you for watching.